Hi guys! Welcome! Dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who na-resonate sa reading nito, this is a general reading for collective. Your energy at this time. Knight of Wands. The Empress in reverse. Ikaw yung Empress na yan. Knight of Wands. Ikaw yan. Hindi ka nagpapakatotoo with the Empress. Para bang may fini-fake ka. Pwedeng feelings mo, pwedeng hindi mo pinapakita yung totoong pagkatao mo, yung totoong personality mo, yung totoong ikaw, kung ano ka talaga, or kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung feelings mo. And with the Knight of Wands, may pag-impulsive ka pa, may pag-immature, or parang naglalaro, yung hindi nagsiseryoso, gusto mo ng excitements, and maring hindi mo inaamin yon sa sarili mo na nagiging ganun ka. With the Knight of Wands and the Empress in reverse. Hindi mo inaamin sa sarili mo na hindi ka nagseryoso or hindi ka nagsiseryoso, na hindi ka committed or hindi ka nagko-commit ganun, pwedeng sa relationship or sa work, dalang gusto mo yung na-excite ka palagi ganun, gusto mo lang yung mga exciting na ginagawa or exciting relationship or else exciting na mga bagay-bagay. Possible na madali kang boring. Madali kang mainip. You're searching or you're finding for or searching. You're searching for excitements. Kung ano yung makapag-brush ng adrenaline mo. Yung makapag-excite sa'yo. Yung makapag- excite ng mood mo para ma-activate ka ba ganun. Empress Leo and Aries Leo Sagittarius Libra. Ang darating sa'yo the Tower. So the Tower here sa mga darating sa'yo. The Moon. Confirmation sa The Tower na ito na darating sa'yo. Ninervyusin ka. So, ano itong darating na ito? It's a secret. It's a hidden thing. May malalaman ka na ninervyusin ka at para bang ano to? Yung darating sa'yo connected sa ending eh, sa may nag-end. May na-destroy, so may malalaman ka tungkol sa pwedeng nangyari na ending, tungkol sa nangyaring ending sa inyo ng person mo, kung bakit na-destroy, kung bakit na nag-end yung relationship ninyo, or kung bakit may manawala sa'yo, nasira, ganyan. Ano to? Ano to malalaman mo?
connected sa tower. Nine of Cups. Na matutupad yung wish mo. Matutupad yung wish mo na person. Person or anything na kung bakit ka malungkot ngayon, it's because wala yan sa buhay mo. You're not contented, you're not happy. It's because wala yan. Yung gustong-gusto mo na yan. It's a person. Yung taong nagkaroon ng ending sa inyong dalawa, may malalaman ka soon. At para bang bigla kang nervyusin, bigla kang kabahan. What's with the moon here? Hi. As you see, wolf and the other wolf, no? Kakaroon ng alignment sa inyong dalawa. Magkakaharap din kayong dalawa. Mag face to face din kayong dalawa. Or yung maging emotional kayo sa isa't isa. Yung makita nyo kung gaano kayo ka-emotional. Or makita mo kung gaano ka-emotional yung person mo pag nagkaroon na ng pagkikita sa inyong dalawa. Pagka nagkita na kayo or pagka nag face to face na kayong dalawa. It's like a water here na parang emotion. So magiging emotional kayo sa isa't isa pag nagkaharap na kayo ng person na yan. And possible inantay mo yan. Oh, with the Three of Wands. Oo, yan yung inaantay mo eh. Para maging masaya ka na. Para ano? Yan yung inantay mo para ano? Para ma-inspire ka na naman. Para ma-in-love. Para maramdaman mo yung love, yung excitement, para maramdaman mo yung true happiness. Para maramdaman mo yung, yan yung inantay mo, para maramdaman mo yung excitement talaga eh. And possible yung balance. Yung balansi ka. Kasi nandiyan na yung person mo na yan. Dahil nandiyan na yung wish mo. Mapifeel mo yung parang positive ka ulit, no? Inspired and active. Energetic. Kapag nandiyan na yung ano, yung person na yan. Kasi ngayon, malungkot ka eh. Uncontented, unfulfilled. Palagi nag-worry. Parang palagi nakasimangot. Dahil wala nga yung person mo na yan. Pero bigla ka nalang maging active pagka nandiyan na yung person mo na yan. Pag nagkaharap na kayo, pag okay na kayo, lalo pagka nagkasama na kayong dalawa. So yan. Energy ng person mo, Queen of Swords in reverse, ano pa energy ng person mo? Death card. Queen of Cups. Right. Ay, may nagbago sa kanya. May nag-transform. There's a huge change. May malaking pagbabago. May nag-end. O may natapos. May nagbago talaga sa person mo. Kung dati na itong person mo na to ay cold at parang walang pakialam
or kinokontrol niya yung damdaman niya, yung emosyon niya. Ngayon, hindi niya na mapigilan pa yung sinisigaw ng puso niya. Ngayon, hindi niya na mapigilan pa yung damdamin niya. Yung kung gaano kanya kamahal. Ikaw ba yung mahal niyan? Tumalsik pa. Oh. Star, positive. Yes. Ikaw yung mahal niyan. One more card. Oo, gagawin niya lahat para sa iyo. Ikaw yung minamanifest niya. Minamanifest ka niyan. Dahil mahal ka niya. Or minamanifest niya yung maging positive na yung outcome, yung mga next na mangyayari sa inyo. Dahil na-inlove siya sa iyo, mahal ka niya, emotional siya pagdating sa iyo. Hindi niya mapigilan yung feelings niya. And ano ba ang dapat mong malaman sa person mo with the moon? Yung mga dapat ka ba ma-discover? Ah, nakikilos na siya. Hindi na siya papayag na ma-stock pa yung connection nyo. Hindi na siya yung papetex-petex na walang gagawin. Na parang patarantaduhan yung ginagawa ka. Ngayon, kikilos na yan. Gagawa na ng aksyon. Para magkatuluyan kayong dalawa. Para i-take na siya ng risk. Dahil nga hindi niya makontrol yung damdamin niya. Hindi niya maiwasan yan. Hindi niya matakasan. Kung natakasan niya noon, yung connection niyo, ngayon hindi na. And hindi na siya restricted. Hindi na siya stopped. Hindi na siya nagpapapigil pa sa kung ano man. Pwede sa self-limiting beliefs or sa ibang tao, pwede sa pamilya niya. Or kung ano man yung nagkocontrol sa kanya dati, pwede sa sarili niya, no? Ngayon, parang i-allow niya na yung sarili niya to be happy and to be in a long-term relationship with you at ang mag-commit sa iyo. Ano ang wish ng person para sa inyong dalawa? Four of Cups. Four of Pentacles, guys. And ano pa yan? The Hermit in reverse. And the Three of Swords. Kung ginosting mo yan, or kung siya man yun ang ghosting, kung sino man ang ghosting sa inyong dalawa, or kung paro kayong dalawa na ng ghosting, or nag-ghostingan, ang gusto niya ay wala ng ghostingan kasi nasasaktan niya siya eh. Pagka may ghostingan, or yung pag walang communication sa inyong dalawa, pag walang conversation, pag hindi ka nag-uusap, pag kayong dinidistant yung sarili niyo sa isa't isa, nasasaktan daw siya, kaya ang gusto niya ay harapin niyo yung isa't isa at yung mapasa kanya ka na, yung maposes ka niya, yung makapiling ka na niya, yung magkaroon ng stability sa inyong dalawa, na ma-feel niyo yung secure siya, no? Emotionally, mentally, financially, in life, and yung magkakasama na kayong dalawa, yung magkaroon ng reunion, union sa inyong dalawa, na magkaroon na ng union of love, yung ma-unified na kayong dalawa. So, yung maging isa na kayo, yung makapili nyo na yung isa't isa, yung aminado na kayo sa feelings sa isa't isa, na hindi na kayo tumatakas pa sa kung ano talaga yung nararamdaman nyo sa isa't isa, na you will choose to be together kaysa sa miyos iwas pa sa isa't isa. Yung gano'n. So, ano ba yung gusto sabihin sa'yo ng person mo? Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Ano yung gusto sabihin sa'yo ng person mo? The Tower. Gusto niya ng new beginning at ano? Page of Swords. Willing siya mag-risk, no? Hindi siya natatakot na mag-risk pa. Or, yes, it's Page of Swords, pero parang it's a risk eh. Susubukan niya daw kahit na parang may takot pa. Subukan niyang mag-risk kung pwede na. Parang ganun ba? Na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Ano pa? Dahil interesado siya, mahal ka daw niya, hindi niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo. Ano pa yung mga gusto niya sabihin sa'yo? Ito. Iniisip ka niya. What's with the King of Swords here? Upright ba yan? Upright siya. So, what's with the King of Swords here? Daming meaning yan eh. The Fool.
So, pinag-iisipan niya maigi, no, bago mag-take ng action or bago siya kikilos. Or maring matagal niyang pinag-isipan yan na yung utak niyang ginamit niya at yun ang sinusunod niya yung isip niya dahil ayaw niyang magmukhang fool, ayaw niyang magpadreslalo. So, more information about sa iniisip ng person mo yun sa'yo. Ano ba? Ano yung iniisip niya sa'yo ngayon, ng person mo na yan? Ah, para mawala na yung pain, yung sakit, para makarecover na sa heartbreak, para hindi na siya nasasaktan, gusto niyang, with the Knight of Pentacles, makasama ka ng pang long term, ng pang forever, or gusto niya mag-commit sa'yo, gusto niya mag-commit sa'yo, yun yung night, yeah, to the extreme. Para obsessed siya na magseryoso na siya sa'yo, na mag-commit na siya sa'yo, yung ganoon with the devil. At ang magkaroon na ninyo beginnings yung dalawa, in reverse and reverse. So, yan. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa akin channel, please subscribe. At upo ninyo yung kalimutan i-click ang bell button at sigurang manotify sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman at paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo sa mga nag-resonate sa reading nito.